Hello guys, magandang araw sa inyo. So, nandito kami ngayon kina Titi ng Janet Cycle Mart. Kasi nga, mag-ensayo sana kami kanina. Kaso lang, ayan, umulan. Tapos ngayon lang huminto. Pero basa pa rin yung kalsada. Pero ngayon kasi, na-timingan ko, si Grenier kasi nandito eh. Ayan, si Grenier. Di ba nagbabala ka ng magpalit ng ano? Negative. Negative, na mas negative na stem. Iyan kasi, yun yung ano niya, stem niya ngayon. Yung negative 17. Na 130mm. Ako naman, nagkataon ako na gusto ko rin mag-try ng ibang angle ng stem, yung medyo mas mataas. Pero mas mahaba naman. Ito naman kasi sa akin, negative 35, tapos 110mm. Kasi nung ang aero bars ko dati, hindi pa nakatinga lang ganyan, hindi pa naka-incline, naka-diretso lang. So kahit na long distance, hindi masyado nangangalay itong braso ko. Pero kasi nung in-incline ko kasi yung aero bars ko, nag-iba yung position ng upper arm ko. So naging parang halos vertical na or naka-perpendicular na sa ground. Kaya yung ganung klaseng angle, okay lang siya mga hanggang 40 to 50 kilometers. Pero pag lagpas na kasi noon, kasi na-try na ako medyo lumayo mag-ride dati sa Nike eh. Nag-Nike ride kami nila Carl at saka ni Kuya Jun Cass na ganito yung angle ng aero bars ko at saka ito yung stem ko. Since nga na nagpalit ako ng angle na naging incline, almost totally vertical yung braso ko. So nagkakaroon ako ng parang ngalay sa braso ko kapag within yung mayigit isang oras na yung ride or mga dalawang oras. So, yun, nag-swap na lang kami. Yan, nag-swap na lang kami. So, itong negative 35 na 110mm, yan, si Grenier yung gagamit. Yun naman kanyang, saan yung stem mo? Yan, ito kanyang 130mm na haba, tapos negative 17 yung angle, ako naman ang gagamit ito. Ang goal ko naman kasi, kaya gusto ko ng mahaba tapos medyo mataas, hindi masyadong negative yung stem kasi nga, pag mahaba kasi yun ng 20mm kasi dun sa stem ko eh. Medyo gaganon yung stem ko, magpo-forward. Pag-forward yan, medyo mababawasan yung stress dun sa braso ko. Tapos, since na negative 17 lang, aero pa rin yun, pero hindi masyadong hindi masyadong strain sa lower back ko. Yun. So yun yung target ko kung bakit magta-try muna ako ng negative 17 tapos 150mm na stem. 130 pala. Yung 130. So yun guys, no, nag-swap na kami ng stem ni Idol Grenier. Yan. So ang gamit niya ngayon itong stem ko na 110mm ang haba tapos negative 35 degrees yung angle. Yun naman sa akin, yan naka-install dito sa akin, ito yung kay Grenier na 130mm ang haba tapos negative 17 degree yung angle. So iti-testing namin to ngayon. So mga siguro for 1 hour to o mahigit. So Idol Grenier, ano yung purpose mo kung bakit nag-decide ka na magpalit ng stem na mas negative? Para mas masustain ko yung braso ko na mawagwag ko. Kasi pag doon, biglaan ko lang na kinabit yun eh, yung 130. Galing talaga ako 110 pero negative 17 din. Nung nakakabit kasi sa akin yun, hindi ko masyado masustain yung braso ko pag nagwawagwag ako ng almost 40 minutes sa crit. So kailangan ko na lumapit ba sa akin yung handlebars ko para ito na lang yung part na gumagalaw. Ayun, tapos titestingin mo kasi negative 35 na to eh. Negative 35. Ayun, so ititesting namin ito ngayon kasi nga medyo matuyo na yung kalsada.
It's 3 o'clock na lang hapon. Pero maganda ngayon kasi nga wala nang nagbabike dito, kami na lang. So mamaya bibigyan namin sa inyo yung feedback, kung ano yung feedback namin dito sa mga kinabit namin mga bagong stem. Yan, so guys, natapos yung test ride namin. So kanina natapos lang namin is yung 8 laps. 8 laps yung natapos namin. Sa 8 laps kasi noon, halos isang oras na rin eh. So Idol Granger, anong feedback mo dito sa stem ko? Feedback ko sa stem, sa stem na to kay coach is hindi na nangangalay yung braso ko pag nag-go all out sprint ako. And pag nagwagwagwag ako ng bike sa pagtapos ng acceleration sa U-turn, then yung sprint finish namin kanina. Ang nangangalay na lang sa akin, which is yung legs, yung gumagana talaga sa pagbabike. Itong braso ko, itong mga yung mga muscles ko sa braso, hindi na siya yung ganun nag-work. Pero kaya kong i-sustain yung katawan ko na steady lang. Hindi na siya yung forward na forward. Ah, di ba dati umaangat yung likuran yung ano mo eh? Umaangat dati yung rear wheel mo eh. Kumakas kasi yung rear wheel. Ngayon, kanina hindi. Nakapag all-out sprint naman kami ng 54. Malakas kasi hangin kanina eh. Oh, magaling ka kanina eh. Naka-sustain yung katawan mo na steady lang talaga. Ayun, kasi nung una, 'di ba, pag nag-i-sprint ka, umaangat yung rear wheel eh. Ayun nga. Pero ngayon kasi medyo umikli na yung stem eh, yung katawan mo biglang medyo umatras ng konti. Umatras siya ng konti tapos hindi nangangalay to. Dati po kasi nangangalay talaga to eh. Kaya parang choice ko na lang, babaan yung katawan ko para nakaganyan. Kasi nangangalay nang gumagalaw. Ayun. Ngayon, kaya ko na siya i-sustain ng gumagalaw to, konti lang. Pero hindi na nangangalay mo. Ayun, so naging positive naman yung kanyang feedback dito sa sa negative 35 na 110 mm. Yung sa akin naman kasi, ang tinesting ko lang muna is yung aero position ko. No, nung pinalitan ko to ng 130 mm ang haba tapos negative 17 naman yung angle, medyo tumaas yun. Konti lang naman yung tinaas. Siguro ano yun eh. 'Di ba negative 35 tapos negative 17, ilang degrees yun? Mga 28 ba yun? Eh 18? 18 ba yun? 18 na. Kasi ano yun eh, di ba 35, 25, tapos 17, o yun nga, mga 18 nga. So natumaas lang ng mga 18 degrees ng konti. Tapos medyo nag-forward lang yung konti itong aero bars ko, yung pad. So kanina, kasi nung una, nung naka negative 35 pa ng 110 mm, yun nga sabi ko kanina bago namin i-testing nga, yung upper arm ko kasi halos naka-vertical na. So okay lang siya dito sa downrange at saka sa Bermosa, pero pag yung mga long rides na sumusobra na sa isa't kalating oras o mga dalawang oras na, medyo nangangalay na kasi direkta yung bigat eh. Pero dito kasi medyo nadagdagan lang yung comfort yun. Tapos since na medyo tumaas yung angle ng stem, pag nagtak na yung ulo ko, yung ulo ko mas malapit na siya dun sa forearm ko. So dagdag rin naman yun eh, dagdag aero advantage pa rin yun kasi nga kumbaga hindi halos wala na lumulusot na hangin dito sa dito sa part na to. So kasi nung naka negative 35, since nakaganyan ka, medyo mas mababa. Yung ulo ko kasi, pag gumano naman ako, hindi naman pwede halos dumikit. So nagagawa ko lang yon, yung occasionally, hindi ko lang masustain. Kasi nga, ang problema ko naman is visibility. Yun. Since na tumaas ng konti, kahit na medyo nakagano na ako, yun, mas maganda pa yung visibility ko. So sa ngayon kasi, since nasa downrange na ako, yun yung naging feedback ko. Mamaya pag uwi ko, kasi nga magagabi na, pag alas 6 na, yung since na tumaas nga to, yung handlebar ko, yung comfort naman dito. Ayan. So ang expect ko naman, magiging comfortable naman ako kapag mga regular rides lang, yung mga hingin ng motor. Yun, kasi nga, ito naman, since na dati kasi nakaganyan ako, so ko lang ng konti, naka-forward na yan, tapos medyo nakataas. So I expect na mas madadagdagan yung comfort ko kapag nakahawak naman ako dito lang sa handlebars na to. Yan, so guys, yun yung initial feedback ko sa ganitong stem, tapos yun yung feedback nga niya regarding to sa stem na negative 35. So
pauwi na kami kasi magdidilim na kasi ito nga, itong helmet ko kasi hindi kasi magnetic visor to eh, mahirap tanggalin, so kailangan namin umuwi. Yan, so guys, hanggang dito na lang. So maraming salamat sa panonood sa aming video. Don't forget na i-subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell notification button para matotally notify kayo. Yan, so guys, maraming salamat sa inyo and rising po sa inyo. Bye.